What's up mga kap? And we are here at Peggys Cove here in Nova Scotia. Siyempre, kasama si Mama Marby, Papa Benny, Tito OJ. Ayan. Kawai-kawai naman po dyan. Hey. And of course, si Kuya Sean. Hi. Nasaan tayo? We're at New York. New York. Nasa Peggys Cove kami at totoo po ang chismis na napakainit talaga pala dito. Mainit po ba, Papa Benny? Let's get fish and chips. Mainit nga. Para day mabalado. Yeah. Protect your skin. Protect your skin. Protect your skin. Ayan, hinintay lang namin si Liam. So, ayan yung Peggys Cove. Nagbago na po siya. Maliit na lang yung parking space. As you can see po mga kap, napakaliit na ng parking space. Before, ang dami talaga niyan. Yeah, mas malaki yan. Ayan po mga kap, we are here at Peggys Cove. Siyempre, photo-photo tayo. Yan si Papa Benny, nag-photo din. So, ayan. So, picturean muna natin ang famosong Peggys Cove. Ayan po mga kap. Ayan na yung Peggys Cove sa likod ko. As you can see, that's the Peggys Cove po mga kap. And syempre, marami mga nag-Spider-Man. Just be careful. The best thing about today, it's not slippery po mga kap. May times di ba siya? Sobrang slippery. Ngayon dry na dry ano. Yan, Tito OJ! So, ayan po mga kap, after siguro 2 minutes, 3 minutes walk, and we are here sa likod ng Peggys Cove. Siyempre, kasama si Tito OJ, nakakarating lang last week. So, pang first week ko pa lang ito ngayon, no? So, this is Kuya OJ, first time to visit Peggys Cove. Sabi nga dati na nabibidyohan lang ngayon. Nandito na si Kuya OJ sa Peggys Cove. Puso naman Kuya OJ. Anong first impression mo sa Peggys Cove? Medyo mainit. Yeah, mainit. Legit ang init. Mm. So dito, ito yung pinamaganda sa Nova Scotia kasi merong time na mainit, may sobrang lamig naman pag winter times. Pero pag summer, actually spring pa lang ngayon. So nasa 20 yung temperatura. So talagang mainit na mainit po talaga. So hindi naman po halata masyadong mainit. No? Naiinitan si Kuya OJ. Pero so far, napakaganda ng lugar. Hindi nakakasawang tingnan at punta at explore ang Peggys Cove. Nakailang beses na kaming punta dito, but again, talagang nakaka-amaze. But anyway po mga kap, let's have a B-roll. I-re-interview man da. Yeah. Yan. Si Kuya OJ is all the way from Manila. Kumusta naman Kuya OJ ang Halifax so far? So far, nakakapanibago. Merong kailangang i-adjust.
Mm-hmm. But napakadali man. For us naman, Filipino, madali tayo makapag-adjust. Yeah. Mm-hmm. Ano yung pinaka-biggest adjustment? Kasi, syempre, from the Philippines going to Canada, na-mention natin may mga adjustment. Ano yung pinaka-biggest adjustment na kailangan malaman ng mga cops natin kapunta rito na, uy, kailangan ng paghandaan or kailangan mo maging aware ka dito? Yung pinaka-biggest na adjustment na kailangan natin is yung body clock natin. Kailangan natin i-adjust because sanay tayo na sa Pilipinas yung oras is nighttime natin but then dito, daytime. So, yung body clock natin, yun ang pinaka-kailangan natin may adjust. It becomes easy kasi napakadali naman natin mag-adapt. Yeah. And mag-adjust into different places, situations, everything. Napakadali natin mga Pilipino makapag-adjust. Hindi yung ano, common na sinasabi ng mga cops natin pag nandito na, na mahirap pero kaya. Di ba? Normal naman siguro mahirapan, di ba? Tapos at the same time yung adjustment. Pero as a Filipino, nandun yung pagiging resilient natin. Palagi natin. Ako nga palagi kong kinukumpara yung, di ba, pag may mga weather conditions sa Pilipinas, yung bagyo. Mm-hmm. Pag ini-interview yung mga Pilipino, eh parang, in general, ano, speaking ha, nabinag-binabinahas. Sabi, salamat at hindi kami nawala ng bahay or hindi kami nasobran or nalipat kami ng mga ganun. So, very thankful. I think that's the character of being Filipino and we are proud of na sa dugo natin nananalay tayo yung pagiging resilient. And syempre, if you're coming in a new place, it is expected talaga yun na may merong adjustment. But palagi natin tatandaan na kaya naman. No? So far, Kuya OJ, for 1 week, ano yung best experience mo naman? Kanina, parang expectation, yung adjustment. Ngayon, ano naman yung best experience mo na masasabi mo na, uy, wala to sa Pilipinas. Actually, almost everything meron sa Pilipinas. But then, siguro ang pinakawala sa Pilipinas is ano, yung Filipino community dito, mas friendly. Yun. Mm-hmm. And mas supportive. Mm-hmm. Lalo na sa kapwa Pilipino. Yun. Yes, yes, yes. Totally agree, no? Maliit yung Nova Scotia community, Filipino community dito sa Nova Scotia. Siguro, geographic speaking, Nova Scotia ay maliit lang. Mm-hmm. Pero what I feel is same thing nang pumunta din ako dito, that's 2016. Mm-mm. Ganun talaga yung mga Filipino. Yung alam mo pag nakakita kang Pilipino, parang pamilya na kayo. Mm-hmm. Pero hindi kayo, hindi kayo magkapamilya. Pero my blood. Pero yung feeling, no, yung pagtutulong. Mm-hmm. Oh. The way they welcome. Mm-hmm. Support okay, no. And support. Share of mm-hmm. experiences. And I think one thing that I really appreciate sa mga kababayan natin, sa mga cops natin na nandito sa Canada na nakapag-settle na, is they're really willing to share their story, to guide you. Simpleng kwentuhan, but that kwentuhan can really help you. No, alam mo yun, ma-achieve mo din yung gusto mo and something that I really appreciate. But anyway po mga cops, so if you are dreaming to immigrate here in Canada, there's a lot of kababayan, mga cops po natin nakapag-settle na. Isa dito si Kuya OJ. Nandyan yung real talk ng buhay Canada. But sabi ko nga, madami, iba-iba ng dadaanan natin. Marami tayong dadaanan. It's either down or up, bad or good. Ang pinaka-importante, happy lang. Naman, no, saka naman. Prayers, no? Speak of prayers, ang daming mga churches dito sa Nova Scotia. Napansin mo, ano? Napaligiran ng simbahan. Yeah. Yeah. So, ano pa kuya yung expectation mo now that you're here? Ano yung makikita mong opportunity or nakikita mo, let's say, 3 years from now? Ano yung nakikita mo para sa'yo? Napakaraming opportunity. It's up to you kung paano mo i-work out yung way mo para ma-attain yung goal, dreams and ano mo. Yeah. Pero advice naman siguro to everybody, kailangan sipag at syaga lang. Totoo naman. Sipag at syaga. Saka happy-happy lang, no? Mm-hmm. Yung mga kababayan natin dito, mga hardworking. Pero even they're hardworking talagang, ano yung balance ba? Balance. Life-work balance. And meron silang time to enjoy like this one. Welcome to Peggys Cove. Yes! Peggys Cove. So, si Ate BB, wife ni Tito OJ, nakapunta dito winter time and now we can say na
totally different kasi naka-t-shirt kami ngayon. Kaya yung manipis yung jacket na pumunta kami dito. Sobrang kapal ng jacket. But we really enjoy now. I really enjoy yung tingnan yung Peggys Cove na hindi kami nagmamadali. Every time na pumupunta kami dito, Kuya OJ, nagmamadali kami sumakay sa kotse. Sobrang lamig kasi mahangin. Right now, medyo mahangin. May tagus ng konti ang lamig, pero kayang-kaya. And this is something that I really want to share sa mga kaps ating nanonood right now. Dito sa Nova Scotia, huwag kayong matakot sa weather. Pagpunta mo, malamig. Pero, kaya. Kayang-kaya naman. That is kaya naman. May. Ah, May 2. May 2 ka na pumunta. So, kung May 2 ka pupunta or May, June, July, yan yung pinaka-perfect weather kasi hindi masyado malamig. Sila Papa Ben and Mama Marby, pumunta sila March, which is snowing. Snowing, so medyo na ano sila, tawag nito, na, antay, weather, weather shock. Kasi may culture shock, diba? Weather shock. So, ayan. So, anyway, ayan si Kuya Sean. Kuya Sean, how are you doing? Saan mo, ano yung pinapakita mo sa akin sa kanina, nandun ka? Ayan si Kuya Sean. This is first time ni Kuya Sean magtalon-talon dito kasi last time, madulas na. Sabi niya, sabi ko, Kuya Sean, this is nice weather. Sabi niya, no, it's not, it's hot. Sa sobrang ganda ng weather na hindi ka nilalamig, may isang nagtatago sa init. Ayan si Kuya Sean. Init na init. Kuya Sean, napakaganda kayo ng weather. Pero mainit. Parang Pilipinas. Parang Pilipinas, Achi. Parang Pilipinas. Si Achi, si Mami din nakatago din sa init. Oh, let's go na. This is the view deck of Peggys Cove. Ayan. Ito po yung view deck ng Peggys Cove wherein you can walk here and at the same time enjoy the view. Ayan, si Papa Benny. Nag-i-enjoy sa view po ba, Papa Benny? Yeah, This is like a Peggys Cove. Parang Peggys Cove lang. Ayan, perfect lang po ini. Perfect weather po ini kasi at this day kita pig ano, piglipot, not hindi siya malamig, yan. Vitamin D. Mhm. Yan na. The best weather ever.